ayan ha, kung pag-uusapan natin ang Philippine volleyball, syempre hindi pwede mawala sa listahan ng mga UAP legends natin tulad ina Eliza Valdez, yan, at Gretchen Ho. Hindi, ito talagang tandem na ito. Oh. Ang pinakasikat dito sa National University at nakilala sila bilang Twin Towers. Walang iba kundi si Jaja at Dindin Santiago, Santiago sisters. Diba? At alam mo ba, bago pa sila sumikat bilang local and international pros, dito mismo sa National University na hulma, yung kanilang skills at pagkasama bilang teammates. Kaya naman binalikan ng Santiago sisters ang kanilang mga humble beginnings as they proudly shout, NU represent! Number 3, Jaja Santiago. Number 16, team captain Dindin Santiago. Easily read, easily taken by Dindin Santiago. Jaja Santiago just coming into play. The chance and Perez goes to the back row. Sa Philippine volleyball scene, sila ang dalawang hinahangaan at literal na tinitingala. Ang 6'2 na si Dindin at 6'4 na si Jaja. Dindin. The former Twin Towers from the National University. Nakilala sila hindi lang dahil sa angking tangkad, kundi pati na rin sa kanilang angking galing. Playing for the Lady Bulldogs. And she closes out this match. Actually, ako gusto ko talaga maging track and field. Si Jaja wala siyang wala siyang sport. Track and field ako nag-start nung elementary ako, pero yung brother and sister ko is nag-start mag-volleyball. Kasi yung sister ko, nag-start siya mag-volleyball, then yung coach niya, kulang kasi sila. So nag-ikot-ikot yung coach niya, tapos pinapatayo kasi ni matatangkad. Tapos parang sabi niya, oh may height ka, bakit ayaw mo itry mag-volleyball? Sabi ko, sige po coach, try ko po. Sabi ko gano'n. So nag-try ako, tapos parang sabi niya, parang, oh okay naman pala, may potential ka, may basic ka. So sumabak na ako mag-volleyball, so nag-stop ako mag-track and field. Nung elementary kasi ako, wala talaga akong ka-sports-sports talaga. Wala akong hilig. Pero matangkad ako. Pero unlike yung sila Ate Dindin, kasi mas matatangkad sila sa akin, ako payat lang. At the same time, nung yun nga, nasa elementary ako, parang grade 5 ako, sabi nung coach nila nung elementary na, ah, ikaw, sundan mo yung yapak ng mga ate mo, parang ganun, mag-volleyball ka din. Nung nag-high school na ako, sabi ng coach nila, si Coach Vince before, na pag graduate kayo, kailangan humanap kayo ng kapalit nyo na, as in, matangkad or basta same nyo. So, dinala niya ako. Nung dinala niya ako, parang ako, kakayanin ko ba to? Parang gano'n. Nag-stop ako ng 1 year para lang matuto rin mag-volleyball. Pinaghirapan nila ako na bunuin yung skills ko. Pinatakbo ko sa oval, isang oras palagi, ganyan. With their talent and height, nagbukas ang pinto ng UAAP para sa Santiago sisters. At sa pamamagitan ng volleyball, ay nagsimula na silang makatulong sa kanilang pamilya. First year college ako, sa US ako eh. Nag-UAAP muna ako doon bago ako mag-transfer dito. And si Coach Vince, yung coach ko nung high school, is nire-recruit bilang head coach dito sa NU. So, kinausap niya ako and pinakilala niya ako sa mga head or sa manager. That lady right there, Dindin Santiago. Ako, siyempre, nag-isip ako about sa family ko, about sa ano ko. So, doon na nag-start na parang willing naman silang mag-help sa akin. Parehas kami nag-first year kasi sa UST. Ako high school, siya college. Ngayon, nung nirecruit kami ng NU, nakausap namin yung management ng NU na willing to help daw sila na wala kami babayaran sa school, dorm, food, lahat. Family-oriented kasi kami din. So, tiningnan namin kung ano talaga yung makakatulong sa family namin. At the same time, willing din naman kasi yung NU. Natulungan din yung family namin. So, parehas lang din naman volleyball yung ginagawa namin. So, why not na take the opportunity? So, ngayon, nandito tayo sa JMB building, which is Hokson Memorial Building. Dito, dati, ito yung high school building namin nung wala pa masyadong building for NU.
So, dito ako nag-high school, dito ako graduate. Lagi ako nandito. Diyan lagi yung pila namin pag bago kami umakyat. Yun. Ako naman, doon sa likod, doon ako nag-NSTP. Isang beses lang. Last year ko, naabutan ko to kasi ito yung pinaka... Ito yung department namin. Na. Psych department, itong side na to. And yun nga, dati kasi parking to, ginawa nilang classroom. Kasi nga, ayun, nagkaroon ng senior high. Dumami yung population ng... Oo. Corrente. Valdez! Jaja Santiago finishes off this rally. Sabi nga nila, height is might. At ipinakita ito ng Santiago sisters sa season 76, kung saan nadala nila ang Lady Bulldogs sa UAAP Volleyball Final Four. Ito rin ang una at huling season na nagkasama sa UAAP ang captain noon na si Dindin at Rookie of the Year na si Jaja. Siyempre yung mga experience ko dito sa NU is masasayaw naman. Lahat-lahat masaya. And siyempre, madaming struggle. Pero alam mo yun, parang since sa struggle na yun, yun kasi yung ano, mapapagkwentuhan nyo. Like ngayon na parang yung mga teammates ko kasi dito is teammate ko yung iba sa pro. Yun yung mga napapagkwentuhan namin, yung mga hirap. Then syempre ngayon na parang nasa ginhawa na nga, parang nakapasok kami ng semifinals. Kasi syempre talagang hindi din namin talaga kasi in-expect yun na parang dati yung NU dito, tapos unti-unti umangat. Syempre yun yung time na parang, oy, sa hirap nandito ako, sa ginhawa nandun din ako. So ayun yung best experience na nasa hirap, ginhawa, magkakasama kami. And syempre yung bonding namin na sa training, pinapahirapan kami sa umaga, sa hapon. Siyempre yun, hindi mo makakalimutan lahat. Masaya ako, and yun nga, nakaka-overwhelming. Nakasama mo yung ate mo maglaro in your first year, in your rookie year, at the same time. Yun nga, sad kasi isang taon lang kami nag-abot. Pero ang masaya doon is umabot kami ng Final Four noon. And challenging kasi yung team namin noon, parang naging rebuilding stage yung team namin noon. At the same time, maraming expectation kasi nandun na kaming dalawa. Pero yun, dahil nakasama ko siya noon, naging easy sa akin yung rookie year ko eh. Kasi kumbaga saan, para saan, veterano na siya noon. Marami siyang advices na binigay sa akin na. So malaking tulong at naging madali yung first year ko dito sa NU. May pressure sa college kesa sa pro. Yun. Kasi, syempre, iba rin talaga yung crowd ng UAAP. The best yung ano. As in, wala akong masasabi sa crowd ng UAAP. Hindi mabubura yung crowd ng UAAP kasi talaga... Hindi mabubura yung experience ng UAAP. Yeah. Jaja, this time din, but just, it's okay. Sir. Tabor to Santiago. The MVP from National University, Jaja Santiago. Nagpapasalamat po ako kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po ito makukuha itong award na to. And sobrang nakakaiyak kasi syempre, last playing year ko, at the same time, ang daming struggle talaga nung team namin. So marami akong natutunan sa ibang tao, na-inspire ko sila na parang kahit mahirap, nagagawa natin ng solusyon. Hindi ka nagsasawa, tumulong at maglaro para sa school mo. Ngayon, nandito tayo sa canteen kung saan ang paborito kong spot ng NU. Kasi yan, lagi akong gutom. So kailangan ko laging kumain. Lagi kong, bukod sa teammates ko na lagi ko kasama dito, madalas din, mga classmates ko, yung kasama ko dito. Minsan natutulog kami, or madalas kumakain kami, nagkukwentuhan. Ayan. Ako dito, saglit lang ako. Pagkakain ko dito, alis na ako. Kasi minsan tumatagal ako kasi dito malamig, sa labas mainit. So, nakiki-aircon ako dito. After their UAAP careers, dinala ng Santiago sisters ang kanilang talent sa Japan bilang first Pinay imports sa Japan V Premier League. Siya lang ang talagang ino-offeran sa Japan. And ako, hindi ko in-expect na makakapunta rin pala ako doon. True Jaja, kasi nag-tryout siya doon and syempre ako parang sinabi nila na naghahanap pa sila ng another middle. So ako noon kasi nasa part pa rin ako na recovery.
So, nag-try naman ako. Then, nung nag-try ako, nakuha naman ako. So, sabi ko, eto na yung time para makakuha ko ng magandang experience talaga. And, kumbaga, ito na yung start ng career ko international. First open nila sa Asian. Tapos, yun, first Filipino din kami naglaro sa Japan. Siyempre, hindi namin sasayangin yung opportunity na yun, na dala-dala namin yung flag na, yun nga, na naging import kami doon. At the same time, sa akin, ibibigay ko yung best ko kasi siyempre, gift yan sa'yo ni God na kailangan mo ipakita yung best mo and kailangan minamahal mo yan, ini-improve mo yan, hindi lang mo dapat papabayaan. At kung si Jaja, ang favorite spot niya ay sa canteen, ako favorite spot ko dito sa gym kahit sobrang init. Kasi dito ko kasi ginawa yung mga memories ko na kung paano ko pinapahirapan nila coach. Sa umaga at sa hapon, yan. Siyempre, paborito ko rin tong lugar na to, tong gym na to. Yun nga, kahit dito kami pinapahirapan ng coaches namin, 1 month, 2 months, spiking, puro spike and block, yan, serve. Pero, siyempre, love ko tong gym na to kasi bukod sa mga hirap, marami rin ginhawa. Minsan nakakatulog pa kami dito kasi training kami ng umaga, afternoon, training ulit kami sa hapon. So, may mga chikahan. Ito yung unang-una naming trophy na nag-champion kami sa Shakey's V-League. Yung pangalawa namin nag-champion. Actually, itong dalawa yung hindi namin makakalimutan. Kasi champion kami and syempre magkasama kaming dalawa. Para sa Santiago Sisters, hindi nila makakalimutan ang kanilang experience bilang NU Lady Bulldogs. Dahil ito, ang mas lalong nagpatibay sa kanila bilang magkapatid at teammates sa laban ng buhay. Sa mga bata na gustong mag-volleyball or sa mga gusto nilang tuparin yung mga pangarap nila, huwag kayong hihinto, kailangan nyo lang ng disiplina, pagmamahal sa ginagawa. And, syempre, passion eh. So, mahalin nyo lang yung ginagawa nyo, kaya nyo yan, huwag lang kayo susuko. Kung yun talaga yung goal mo, abutin mo kahit mahirap, kasi yung panghihirap na yan, dyan ka magiging malakas. Ako si Dindin Santiago Manabas. At ako si Jaja Santiago. And you represent. There's a man. Oh my God. Troy Rosario. Demolition Man, si Danny Ay. I bet ko yan. My favorite and idol, si Jaja and Dindin Santiago. Jaja Santiago and Dindin Santiago. Zelo Alolino. Ang super rookie si Bobby Ray. Henry C. Don Mariano Hoxon. Mariano F. Jackson. Business of Commerce? Yung dating name niya is Colegio de Philippines. Bullpups. True. Ready na rin akong maki-NU Pep Squad for a day. Ready na?